channel. This is Cherry Madam. Madam Shop. Today's vlog, pag-uusapan natin kung paano natin malalabanan ang nagda-down sa atin sa mga first-time vloggers at sa mga nagbabash. Actually, nagsulat na ako dito ng list down, yan. Tapos, sinulat ko na rin kung paano natin siya pag-uusapan ngayong araw na to. So, number one, pinagtatawanan daw. Actually, sa lahat naman talaga ng mga vlogger, nagsisimulang vlogger, kahit nakakilala mo, pagtatawanan ka talaga, sasabihin nila, hindi ka ba nahihiya? Ginagawa mo yung mga bagay naman yan. Tapos, di ka naman sisikat. Wait lang, i-focus muna natin. Tapos, sasabihin nila, hindi ka ba nahihiya? Pinagtatawanan ka. Para kang tingnan, nag-video ka mag-isa mo. Ganun. Yun, ang gagawin lang natin, ayahan lang natin sila. Huwag natin silang pansinin. Kasi kung papansinin natin sila, lalo lang tayong mawawala ng pag-asa sa sarili natin. Mawawala tayo ng tiwala sa sarili natin. Kaya, magandang gawin dyan. Wala, pakinggan mo, bakit ka pinagtatawanan, tapos ilabas mo sa kabila. Kasi kung maganda naman ginagawa mo, at the same time, kung naman na sa tingin mo makakatulong ka, ilaban mo na, huwag mo nang iyan, no? Kaya napagtawanan ka, kasi balang araw, kung if ever man, kasi subscribe lang naman, tapos dadami ng mga viewers, di ba? O, kaya, kung pinagtatawanan ka, kung ako sa'yo, i-exit mo muna. Yun. Yun yung magandang gawin. Huwag mo silang pakinggan. Sabihan mo na pinagtatawanan ka. Parang ako, pinagtatawanan ngayon kasi nga, di sila sa ngayon nagbablog. Ako kasi first time ko mag-vlog. Ginagawa ko, pinapabiyahin ko lang kasi kapag natanay na, yun, masasanay na talaga sila na kapag every mag-video ako, masasanay na sila na, ay, mag-video yan, mag-vlog na naman. At least at the same time, makapansin na nila. Yun. Number two, di nag-down. Yun yung pinaka biggest weaknesses ng mga vlogger, yung di na-down ka. Wala pa man, mag-umpisa ka pa lang, gagawa ko pa lang ng channel, sasabihin na nila, huwag mo lang ituloy yan, di ka sisikat. Ganun, di ba? Kaya ako, ginagawa ko, kapag, yung first time kong gumawa ng YouTube channel, sinabi ko na, may nagsabi sa akin, huwag ka nang gumawa kasi di ka sisikat. So, sabi ng mga, tapos yung mga iba naman, huwag mo silang pansinin, sabi ng mga iba, sabi niya sa akin. Kasi, mali mo, the same time, sisikat ka, sabi nila, kasi wala naman masama sa pag-vlog, sabi nila. So, sinisipan ko, sinasabi ko, dinadown nila ako na, wala ka naman ng gamit sa vlog, magbablog ka, sabi nila. Sabi ko naman, ano bang pake ako wala kang gamit sa vlog, cellphone lang naman yung kailangan dyan, eh. Hindi naman kailangan ng pera, ganyan. At least kung nasa content yan, sabi ko. Hindi naman nasa ganda ng camera, nasa ganda ng mukha, ganyan. Sinabi ko sa kanila, nasa camera, kung maganda naman yung camera mo, kahit cellphone lang yan, okay na yan. Kahit wala ka ng camera, camera na digicam na yan, okay lang kahit na cellphone lang. At least, yung content yung nagpapasaya doon as a vlogger, hindi yung pagandaan ng mukha, pagandaan ng digicam, ganon, or anything na gamit sa vlog, ganon. Kaya ako, kung dinadown ko, dinadown kayo, huwag kayo magpapanam. Yun lang. 3. Binabash. Actually, lahat na napapanood kong YouTuber, hindi pwedeng walang basher eh, di ba? Kasi ibig sabihin nun, yung mga basher, if ever man na sumikat, sharing, joke, sisikat ba? Ganun. Kung ever man na sisikat, kung may magbabash, it's part na ng journey yun, kahit ng sinong vlogger. Kapag once na nagbash, ibig sabihin, hindi sila magagalit kasi part ng journey nila yun. Kasi once na may nagbabash, inspiration yun. Talagang gagandaan palalo nila yung paggagawa ng video, paggagawa ng mga vlog. Kasi nga, yung pagbabash, yung mga taong nagbabash, yun yung mga taong parang katulad kong first time vlogger, yun yung katulad namin na parang, ay, may magbabash na, ayan, okay na yan. Para kapag sumikat ako, may pagmumukha ako sa kanya, ganun. Kaya, mas gusto ko may nagbabash. Hindi laging perfecto. 4. Hindi sisikat. Actually, pinagsabi sa akin yung kahapon. Hindi daw ako sisikat. Nila. Kasi nga, gumawa ko na kahapon ng YouTube channel ko. Tapos, sabi na, hindi ka naman sisikat. Sabi na, pag ka magmagawang ganyan. Hindi naman lahat ng gagawa ng vlogger. Sa una, sisikat ka. Ganyan. Hindi ka naman agad sisikat talaga. Dali pag para sa tinabawuhan mo yun, para sumikat ka. Hindi agad-agad pagkagawa mo ng YouTube channel, agad-agad maabot ka ng 1,000 subscriber mo. Hindi naman ganyan. Talagang dadaan ka muna sa 5 na 5 subscriber, 10 subscriber, ganyan. Tapos parang pinagpalapit kung magaganda yung content na nabibigay mo sa mga viewers mo. Hindi forget na kumuha ka kahapon, gusto mo 1,000 subscriber na live, hindi naman gano'n. Talagang pagsilihirapan pagkatrabaho mo, kahit sa mag-
laban na tayo sa nagsabi sa akin ng Diyos. Kaya kung ako sa sasabihin sa'yo, kasi kapwa ko first time vlogging na hindi kasi sikat, pabayaan mo lang. Kasi dyan naman talaga nagsimula yung mga sikat sa vlogging. Gagawa mo ng channel, agad-agad papansinin ka. Mga tao nga naman, gusto agad-agad sisikat. Yun nga lang guys, so tip ko 5 yun sa mga gumagawa ng vlogger na nagsisimula pa lang. Ito yung tip na talagang kailangan sa puso natin. Huwag natin pansinin yung mga taong nagda-down, nagbabash. Yun lang. So ngayon next, pag-usapan natin yung mga 5 dreamers na mga vlogger sa YouTuber or sinasabing mga gusto ng mga vlogger kapag marami ng subscriber, marami ng viewer, yung mga gusto nila. Actually, gusto ko din. So, pag-uusapan natin. And, eto na nga yung mga 5 dreamer na gusto ng mga vlogger or YouTuber. Eto, number 1. Ma-invite sila ng YouTube Fan Fest. Actually, yan. Gusto ko talaga ma-invite. Kahit kapag nanonood ako, kahit wala akong YouTube channel, sabi ko, kailangan kayo ako ma-invite ni YouTube na sumali sa YouTube Fan Fest, sabi ko. Tapos nanonood ako kala Jamil, kaya Kuya Lloyd ng YouTube Fan Fest. Parang naisip ko, nandun ako, gano'n. Tapos na-imagine ko, nandun yung mga supporters ko kahit wala. Tapos pumipigit ako, tapos nakikinig ganyan, parang ganyan. Tapos pumipigit ako, tapos na-imagine ko na, ay, nandun ako sa sitwasyon na ulitin ko, na ganyan, nakapikit. Tapos nandun ako sa sitwasyon na parang na-imagine ko, kumakanta ako sa stage, yung mga fans ko, nakikita ko, gano'n. Kaya, sabi ko, kailan kaya ako magiging vlogger? Sinubukan ko, gumawa na ako ng channel. So, yun, ma-invite sa YouTube fan. 2, maging sikat. Kahit naman sino gusto to focus ulit natin. 3. Kahit naman sino gusto talaga maging sikat, di ba? Kahit naman na natitinda ka lang, may imagine, ay, sikat ako, ganyan. Kahit naman sino gusto talaga maging sumikat. Kaya, hindi ka naman agad sisikat kung wala kang gagawin. Kaya ako sinubukan ko, sabi ko sa isip ko, mag-vlog ako, malay mo sisikat ako. Hindi naman siguro nila pagdadamot yung vlog ng mga kamadamshi ko, mga kamadamshol ko. Hindi naman siguro nila pagdadamot yung isang subscribe at isang notification bell na pipindutin. Sakali, para naman dumami tayo. Yun. Tapos, sasabihin pa sa, gusto ko pa yung dadaan ka lang sa mall. Gusto ko yung, ay si Madam Shol yun, magpapicture tayo, ganun. Yun yung gusto kong mangyari, if ever man. Pero hindi ako hanggang madali kasi hindi ko naman nag-a-assume na makukuha ko yun agad-agad. Kaya, back to ano muna tayo ngayon. Sa maliit na process, hanggang yun, lumawak na yung vlogger at subscriber ko. Sa akin yung sweldo. Kasi lahat naman tayo prangkahan na. Hindi tayo magagawa ng video kung wala tayong susweldoin, di ba? Lahat ng YouTuber, lahat ng vlogger, talagang gusto nila yung sahod kasi pera, di ba? Pag pinag-usapan na yung pera, dapat maganda. Kaya ako, syempre, kaya ginawa ko nitong video, na-imagine ko, kapag wala kang, kunyari, ikaw lang nagtatrabaho sa pamilya mo, lalo na breadwinner ka, kailangan talaga gumawa ka ng extra income. Eh, nakikita ko, wait lang, babe. Nakikita ko lahat ng mga nagba-vlog, ang gaganda ng mga buhay, gano'n. Tapos nainggit ako, tapos bumibili sila, kaya nilang bilhin yung mga ano, papadebit lang, pinangarap ko magpadebit, pinangarap ko gano'n. Kaya isipan ko na maggumawa ng video kahit na hindi naman maganda yung camera ko, gano'n, cellphone lang gamit ko, tapos tinry ko, yun. Kaya yun. Okay, guys, yun nga, nabigay ko na, so inaasahan ko yung subscribe, kahit subscribe lang mo lang yan, besi ka Madam Shol, kahit na i-subscribe mo lang, kahit isang beses lang, di ba? Huwag naman, hindi mo naman pinagdadamot, isang ano lang naman, ganun. Kasi, Pilipino ako, edi, magkakuha tayo Pilipino, kaya subscribe mo na yan. Kaya, yun lang, sa mga mapapayo ko lang, huwag nga kayong magpa-down sa mga first time vlogger, focus ko ulit. Huwag kayong magpapa-down, kahit na yung mag-bash kayo, okay lang, sabi niyo sa kanila, okay lang kahit i-bash niyo ako kasi part kayo ng journey ko, part kayo na darating yung buhay ko na
Balang araw ang mata ko kasi di naman nagagalak ka daangat ka dahil, di ba? Talagang pagkatrabawin mo, kaya magsabi mo, sabi mo lang, okay lang. Don't forget to hit the like and the subscribe button and the notification bell sa tabi ng subscribe button.